Higit isang linggo na matapos alisin ang lahat ng lockdown restrictions sa England maliban sa ilan. Unti-unti na ang balik-trabaho sa mga opisina. Pero sabi ni Prime Minister Boris Johnson, huwag maging kampante kahit bumababa ang kaso ng COVID infection sa nakaraang linggo. Tila wala nang hadlang dahil maganda na ang panahon at end of lockdown. Kaya naman bumabalik na rin ang Filipino Organization sa pag-uorganisa ng face-to-face events. Sa Suffolk, England, sumabak agad sa sporting event ang may 500 Filipino nurses at kanilang pamilya. Pero todo ingat pa rin sila sa Filipino Sports Fest. For 18 months, we're not able to hold any event. So it's a sporting event for all the Filipino nurses in Suffolk. Ipinoprotesta naman ng mga Pranses sa Plaza Trocadero ang pagdedeklara ni French President Emmanuel Macron na kung walang bakuna, walang trabaho at stay at home muna ang ilang Pinoy sa France, pabor na mabakunahan. Bilang isang Pilipino, ito ay napaka-importante sa aming lahat upang maipagpatuloy namin ang aming mga trabaho dahil pag walang bakuna, hindi ka makakapasok sa anumang establisimento. Bawal ko kang pumasok sa mga restaurant. Kasagsagan ngayon ng fifth wave sa Espanya, mataas pa rin ang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19. Sa rehiyon ng Catalunya, 76% ang itinaas ang bilang ng critical cases. Kaya balik curfew ang ilang munisipyo. Ang mga negosyanteng Pinoy umaaray. Hirap na hirap kami mga hosteleria dahil bukas sarado, hindi mo malaman kung kailan magbubukas ulit. Kaya hindi kami masyadong makapagtrabaho ng maayos. Dinagdagan na ang vaccination centers para maabot ang mga kabataang 17 taon pataas. Tagumpay naman ang Espanya sa target na mabakunahan ang kalahati ng populasyon sa buwan ng Hulyo. Sa USA, binawi naman ng US Centers for Disease Control and Prevention ang rekomendasyon noong Mayo na maaari nang di magsuot ng face mask ang fully vaccinated Americans, lalo na sa mga lugar na mataas ang pagkalat ng Delta variant. In areas with substantial and high transmission, CDC recommends fully vaccinated people wear masks in public indoor settings to help prevent the spread of the Delta variant and protect others. Ayon pa sa CDC, 63% sa iba't ibang lugar sa Amerika may mataas na transmission rate. Kaya idinagdag ang rekomendasyon ng pagsuot ng mask sa estudyante at teachers mula kindergarten hanggang grade 12 kahit pa nabakunahan na. Rose Eclarinal, ABS-CBN News, London.